Sa kada 10 Pinoy ang pabor na mapayapa ang solusyonan ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. May kanya-kanyang rekomendasyon din ang mga senador kung paano aaksyonan ang problema. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sunod-sunod na ang pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ramdam yan ng ordinaryong Pinoy. Sa tanong na ano ang mga hakbang na dapat bigyang prioridad ng Administrasyong Marcos para epektibong solusyonan ang mga isyu ng alitan sa lugar. 70% o 7 sa kada 10 Pinoy ang nagsabing dapat itong solusyonan sa diplomatiko o mapayapang pamamaraan. 65% naman ang nagsabing dapat itong idaan sa military action. May 61% na gusto munang palakasin ang kakayahan ng ating mga militar para maprotektahan ang ating teritoryo. 41% naman ang gustong palawakin pa ng Pilipinas ang diplomatic efforts sa ibang bansa para mabawasan ang tensyon. 40% ang gustong sumali ang Pilipinas sa mga joint patrol at military exercises. At 19% ang nagsabing isang tabi na lang ang tensyon at pagtuunan ng pansin ang joint economic development sa lugar. Ginawa ang survey noong July 22 hanggang 26. Hindi pa niya nangyayari ang pagbubomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa Philippine vessel na maghahatid sana ng supply sa BRP Sierra Madre na nagsisilbi nating kampo sa Ayungin Shoal. Ayon sa China, may kasunduan na sila ng Pilipinas na tatanggalin ang sinadsad na BRP Sierra Madre sa lugar. Pero hindi nila binanggit kung kaninong administrasyon nangyari ang kasunduan. Nauna nang itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang kasunduan at kung meron man, wala raw itong bisa. Sang-ayon si Senador Bongo kay PBBM dahil atin ang Ayungin Shoal, hindi raw dapat alisin doon ang BRP Sierra Madre. Si Senador Wing Gatchalian naman, naghain ng panukalang maglagay ng Philippine Sea Lane sa karagatang sakop ng Pilipinas para hindi basta makapasok ang foreign vessel o aircraft. Nitong weekend, binisita ni Senador Robin Padilla ang Pag-asa Island. Isinusulong niya ang development program sa lugar para hindi umalis ang mga residente. Ayon naman kay Senate President Mig Zubiri, panahon ng tanggalin ang mga Chinese cell tower sa mga kampo ng militar para na rin sa ating seguridad. Baka raw kasi may CCTV doon na nakikita ang galaw ng ating mga tropa. Pero para kay Security at International Studies expert Rumel Banlawi, lumalala ang tensyon dahil sa paghihinala natin sa China. Makakadagdag sa tensyon ng dalawang bansa kung palaging paghihinalaan ng China. In my view, if there is a friendly relationship between the Philippines and China, there is no reason for us to be suspicious of China's activities in the Philippines. I think that is the crux of our problem with China, that we are very suspicious of China. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Feral Cotton po, huwag maging ulit at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.